Παπαλά, Παπαλαμφέκ, τον Ταϊόσα Λετζέτ. Και λαλάνε να τη μάμα μακλάλανο ngayon, μάγα nag-audition online para makihula in a relationship sila for 4 years from Quezon City. Here's Jenica and Lester. Jenica and in Lester. A relationship. Hi, Jenica. Hi, Lester. Hello. 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 4 years. Hello. 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 Maghiwalay? Hindi. Oh, wala pa. Okay. Good luck sa inyo, ha? Kayo ba yung mga judgmental? Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. Okay. Alamin natin ang mga legit bossing na kwento ng mga tao. Okay. Bawat tamang sagot nyo, may premyo. Tandaan nyo yan. Oh, a game! Para ipakilala ang mga kikilatay sa inyo, kasama pa rin natin ang ating guest number gods, hi, Kay Alaman Queen, Kalad Karel. Hello, Lover Cats! Hello, Bossing! Tito Joey, Tito San! Hello, Bossing! Ano naman? Pamangkin na? Ano naman ang pamangkin mo, Joe? Love you, Tito Joey. Okay. Sige, pakilala nyo na. Eto na ang ating legit Lover Cats number one. Legit Lover Cats! Ilapit niyo po yung mic sa pinig niyo. Hindi po kandila yan. Ah, ganun. Legit Lover Cats ako, si Yoli Ibanez for Pinagbatan, Pasig City. Ang hindi lumayo sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pupuntahan. Totoo naman po yun. Okay. Thank you, Yoli. Eto na, let's meet Legit Dabbercats number 2. Hi, I'm Mila from Bacoor. May kasabihan po tayo. May kasabihan po tayo, habang may buhay, may pag-asa. Okay. Napakabago. At napakalalim. Ito na po ang ating legit Dabbercats number 3. Hello! Magandang hapon po, Dabbercats! I'm Christy, Quezon City! Ang aking kasabihan po, time is gold. Tama nga naman! Yan ang pinakabago. Kahapon lang yan ay isulat. Time is gold. Oo nga, no? Tingnan mo to, legit Dabbercats number 4. Floor. Hello, Dabbercats. Magandang tanghali po sa atin lahat. Ako po si Flora Macho, taga Angono, Rizal. Naniniwala po tayo sa kasabihang, kapag may tiyaga, may nilaga. Oh! Naisip po ba yun? Hindi. Pero kasi sa lahat ng Flora, siya lang ang macho. Pero ito na po ang ating legit Dabbercats number 5. Hali po, Dabbercats. Ako po si Edna ng Taguig City. Naniniwala po ako sa kasabihan, kapag may sinuksok, may madudukot. Tama nga no. At pag may nadukot, may susuksok. Ano sa tingin niyo ang kwento nila? Lester? Sa tingin ko, Bossing, mga mamis na ang anak ay with high honors po. Eskwelahan. Alam niyo okay ba sila yung mga TikToker? Joke lang, joke lang. Joke kanina lang yun. Dahil ang ating mga bisita ngayon ay mga byuda. Ito na. Sila yung iniimbestigahan ngayon. Okay. Para sa unang tanong, step forward number 4, floor. Ay, exacto, 4. Floor. Oh. Ano, floor. For 10,000 pesos, Tito Sen, anong tanong? Ang tanong! Si Flor ba ay nabiyuda ng A, 2 beses, or B, 3 beses? Oh, yun o. Oh, dalawa lang pagpipilian nyo. Okay, A or B lang. 2 beses o 3 beses? Sige, usap kayo. Ikaw. Habang nag-uusap kayo, bibigyan namin kayo ng 10 seconds. Timer, go. Parang hirap makakita sa itsura ni Mami. Dalawang beses. Sa tingin ko, 3. Okay. Pero siyempre, happy wife. Ano sabi ni Janica? A po, 2 beses. 2 beses, ikaw 3. So ano na pagkasunduan nyo? 2 beses po. 2 beses daw na byuda si Flor. Si Janica, okay. Alamin natin. Ang tanong!
Si Aling Florba ay nabiyuda ng dalawang beses. Ano kaya? Legit? Legit o fake? Oh! It's a fake! Nasunod yung misis. Nawala ang 10,000. Dapat si... No. Okay lang po. Oh, enjoy lang. Ano kaya nakakalan? Tatlong beses. Tatlong beses, Aling Flor? Anong nangyari sa una? Sa una po, na-aksidente. Anong aksidente ito? Yung sa ano po, kumpanya. Nahulog na ano? Hindi po. Na ano yung sasakyan niya. Nabangga. Tumagilid po. Tumagilid lang, namatay na? Oo. Hindi na ano po yung ulo. Tumama ulo. Ah, tumama yung ulo. Okay, pangalawa. Pangalawa? Pangalawa po. Yung pangalawa naman po, na ano, na-stroke. Na-stroke naman. Po. Tapos pangatlo. Sa pangatlo? Yung pangatlo po, nagkasakit po siya. Ano naman ang sakit niya? Prostate. Prostate cancer. Cancer. May nunal ka ba? May nunal ka ba sa tuluan ng luha? Wala naman. Bubyudahin. Oo nga. Ano pong pakiramdam nun na parang lagi po kayong nabubyuda? Masakit din po sa kalooban ko yun. Oo naman. Ilan po yung anak nyo? Doon sa una po, apat. Dalawa rin yung namatay. Ah. Dalawa lang ang buhay. Eh, doon sa pangalawa? Doon sa pangalawa po, wala. Sa pangatlo? Wala rin po. Ah, so dalawa na lang talaga yung anak mo. Buhay na, hindi, nasa iyo ngayon? Hindi po, nasa Canada. Ang taray. Oo. May asawa ka ba ngayon? May asawa ka daw ba ngayon? Wala po. Ay, salamat naman. Grabe ka sa kanya. May bala ka pa po ba? Oh. Wala na po. Kung kukunin ka po ng mga anak mo sa Canada, susunod ka? Ayaw ko po. Bakit? Sa mga asawa niyo po ba, susunod kayo? Wakat mo! Kapalaran niya yan. Oo, may ganun talaga eh. Pero nung pangalawa na po, pangatlo na, paano niyo po hinandle yung pagkakawala po ng mga partner niyo sa buhay? Nagtatrabaho rin po ako sa Estrades, nagkadi, tapos nananahi rin po. Nagkadi kayo sa Estrades? Opo. O, napagkadihan niyo ba ako? Hindi po. Mabuti naman. Pero nakikita mo siya. Pero nakikita mo po. Okay. Paano niyo po, paano niyong hinandle, tinake yung pagkamatay? Yung una parang okay lang. Okay lang namatay. Bata ka pa naman nun, ano? Ilang taong ka nung unang namatay yung asawa mo? 21 ka na po. 28 ka unang nabiyuda? Opo. Tapos, ilang taong ka nung nagkaroon ka ng pangalawang asawa? 31. After 3 years. Nung namatay siya, ilang taon kayo nagsama bago siya namatay? 12 years po. 12 years. So, parang sinisisi mo ba yung sarili mo po, no, na bakit ba kung inasawa nito, namatay tuloy siya? Kasi parang ikaw po yung bubyudahin eh. Lalo na wala bang sa pangatlo. Wala bang ganon na naisip mo na kasalanan ko ba to? Bakit ako? Walang ganon. Pero meron ka bang balak magmahal ulit? Hindi ka ba natatakot? Hindi na po. Hindi na. Tama na siguro yun. Huling tanong ko po. Doon sa tatlo, kanino ka na parami ng iyak? Parehas din po. Hindi, meron talaga niyan eh. Meron talaga niyan, mami. Maniwala ka. Yung pangatlo po. Sa pangatlo. Kasi? Kasi po, nakikita ko kung paano po maghirap. Siya naghirap sa... Prostate cancer kasi. Isa ano niya sa sakit niya. Cancer po kasi, masakit po talaga yun. Sana okay lang kayo, Nay. Ha? Okay. Laban lang. Laban? Opo. Laban lang. Thank you, Aling Flor! Thank you po. Nawala ang 10,000, pero dito may chance pa kayo. Dahil ang susunod na kwento, ibalik natin si number one, Aling Yoli. Punta po kayo sa harap. Yan. Okay. Tama na. For 20,000 pesos, ano ang tanong, Tito Sen? Ang tanong! Si Yoli ba ay may A, isang abo, B, limang abo, or C, sampung abo? Medyo pala isipan to. Ang lalayo ng numero. Isa, lima, sampu.
10 seconds para magdesisyon. Timer, go. Ikaw naman ngayon. Okay. So, tingin ko 10. Tingin ni Mami maganda nung ano eh. Tingin ko rin 10. Maganda nung dalaga siya. Si Bossing. Sino ba ang nasunod kanina? Ako po. Si Jerica. Si ilan ang tingin mo ngayon, Lester? 10. Same po kami. 10 rin po. Pareho okay. Din? Yes po. 10 daw ang apo ni Yoli. Alamin natin. Ang tanong! Si Aling Yoli ba ay nangungunyapit sa kamay ko? Ninenervyos ka ba? Si Aling Yoli ba ay may 10 apo? Huwag kayo matipigla. Nasa Channel 5 kayo. Baka yun. Ilan? Perfect. Ilan pong apo nyo, Aling Yoli? Isa lang! Channel 1 pa na. Isa lang. Isa lang. One and only. My little girl. Baby, tika. Pero ilan pong anak ninyo, Aling Yoli? Isa lang din! Tapos nag-iisa lang din siya ngayon kasi kailan po kayo nabiyuda? Last 2021. Pandemic? January. Pandemic po yun. Ano po nangyari? Ayoko umiyak eh. Hindi, huwag kang umiyak. Basta patuloy mo lang luha mo. Hindi ka umiiyak nun. Na high blood siya. Na ano siya? Cardiac arrest. Baka na-stress no sa pandemic? 2 years siyang na bedridden. 2 years? Yes. Kayo po ang nag-alaga? Yes, of course. Oh, ano? Sorry na. Alam nga namang asawa ng iba. Siyempre yung asawa. Almost 3 months ako sa hospital, walang labasan. Talaga. Heart center pa. Paano niyo po kinaya yun? Hindi ko kahit, pero wala akong magagawa. Ano po napag-usapan niyo? Thankful ako sa anak ko dahil siya talaga number one supportive. Yung anak ko, nagbabayad sa mga gamot, ganyo. Yung main expenses. Sa akin ng hospital, sa akin ng doktor, sa kanya yung mga gamot. Nung nasa hospital po ang asawa niyo, nakakapag-usap pa kayo, siyempre. Nakakapag-usap pa kami. Ano po ang ang matatandaan mo sa huling usapan niyo? May kasalanan ako eh. Ano? Nagsabi siya sa akin ng I love you. Nasagot ko lang, just pray. Bakit hindi mo po nasabi? Hindi ko nasabi ang I love you. I'm sorry, Daddy. I'm sorry, sir. Kung bibigyan ka po, kunyari, ng time travel tayo, bumalik tayo sa 2021, sinabihan ka niya ngayon ng I love you. Kaya mo siyang sagutin ngayon sa TV? Parati ko sinasabi yung tuwing gabi. Dad, kasi namimiss ko siya eh. Ngayon niyo po sabihin. Dad, I'm very sorry for everything what I have done, but as of now, really miss you. I love you. I love you, Dad. Pinagabayan na kayo araw-araw. Yes. Pag namimiss niyo po siya, ano pong ginagawa niyo? Tinitignan niyo po yung mga pictures niyo. Oh, yun na nga. Flashback sa mga picture. Flashback. Since na yung anak ko, malayo din sa akin. Yeah, saan? Nag-asawa na siya. May anak siya. So ikaw na lang mag-isa sa bahay? Ano? Marami akong kaibigan, o. Oh. Ah, saan yung mga saan friends dyan? Mo? Sila. Ay, ayun! Mga Zumba girls! Pag ako yung high blood, I need someone to take care of me. Nagsusumba ka rin? Oo, nagsusumba rin ako. Mga kamarides mo din yung mga yan. Yes, mga kapit-bahay ko. Siyempre daw, siyempre. Siyempre! Mga marites! Salamat, Yoli. Thank you! Thank you for sharing your story, Aling Yoli. Dito lang po. Okay, dalawa. Perfect ata kami, Bossy. Nawala ang 10,000, nawala ang 20,000. Baka eto na. Eto, last chance ninyo. Para sa huling tanong. Perfect. Hira pala talaga, Bossy. Okay, pipili lang kayo na isa sa... sagot dito. Isa lang yan. For 30,000 pesos, ano ang tanong dito sa? Parang ganun din. Sino sa kanila ang may pinakamaraming apo? A. Mila. B. Christy. C. Edna. Karina.
isa lang yung, ano ba? Ah, anak? Ah, pinakamaraming anak. Anak, 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 anak pala. O, oh, anak. Oh, sino ang may pinakamaraming anak? Ah, hindi apo. Sino sa tingin nyo? Si Mila ba? Si Christy? O si Edna? Ako, may sagot ako eh. Basta nyo mabuti. Parang feeling ko si Chris. Tignan nyo mga... figura. At kailangan pukpukin sa ulo yung teleprompter. Pinahiya ka ba? Pinakamaraming anak. 10 seconds. Timer. Go. Go kay Mami Christy. Bata-bata pa eh. Then si Turin, medyo bata-bata. Sino ang sagot niyo? Mami Christy po. Si Mami Christy. Yan ba eh, pareho niyong sagot o nagkakontra? First choice ko rin po. Tinaya ko na lang po si Christy. Si Christy raw, pero ang uno mo na natin. Ako rin nahula ako kasi ang likot eh. Una natin na tanongin si Mila. Ang tanong! Si Aling Mila ba ang may pinakamaraming anak? Kailan pong anak nyo? Ate Mila? Tatlo. Ano pa yung edad ng panganay? 32. Ibig sabihin, ang tagal na rin yung nabiyuda po ano? Hindi po. Kailan lang po? Last 2 years lang po. 2021. Pandemic pareho din. Pareho kayo ni Ati Yoli. Pandemic din. Ano naman kinamatay ni Mister? Dialysis patient po, sir. Kasi for how long? One year and 8 months. Natanggap nyo na po? Opo, kasi lagi niya sinasabi hirap na siya. Kaya tinanggap po na rin. Kayo rin po ang nag-alaga kay Mister, siyempre. Okay. Ano? Mahirap po ba na magkaroon ng, siyempre, pag yung partner mo may sakit, di ba? Ano pong pinakamahirap na parte? Siyempre po, yung nakikita nyo po siyang nahihirapan sa dialysis, hirap na hirap po siya talaga. At ang gastos po ng sakit na yan, ano? Yung dialysis, ang mahal kahit kasi yun. Kahit saan po nalapit kami, sa mga mayor, sa PCSO, ganun po. Pero kaya, di niya siya iniwanan. Hindi po. At least iniwanan kanya ng tatlong anak. Oh, diba? Thank you. Thank you, Aling Mila. Christina, tanongin natin. Ate Christy, forward pinili ka konti. Ang tanong! Ate Christy, ikaw ang pinili nila. Tama ba na ikaw ang may pinakamaraming anak? Oh! Oh! Malikot eh. Parang naghihintay ng interview agad eh. Ang cute-cute ni Aling Chris. Sumagot na eh. Legit or fake? Yay! Ang daling kausap ni Aling Chris. Hindi kayo mabuboke. Ito, 30,000 peso. Ilan po anak nyo? Siyam po. Siyam! Namatay po ang isa, sir. Namatay, so may walo pa? Opo. Ah, huwag po kayong matas. Si Nanay Christy, pinakamaliit sa kanila, pero siyang pinakamaraming anak. Small but terrible. Ikaw naman po, kailan ka na biyuda? Itong pangalawa ko po, sir, 2018. Pangalawa? Opo. So, may nauna pa? Opo, yung una kong asawa po, yung tunay ko, 2021 lang po. Ito pangalawa, fake? Yung person legit? Ilan ang anak po sa nauna? Yun pong 8. Sa pangalawa, wala na? 6 po yung una ko. Oh. Tapos yung pangalawa ko po, 2. Dalawa. Dalawa. Puro lalaki po. Lahat ng lalaki? 8 lalaki? May babae po. Ang gulo niyo po kausap. Ilan po ang babae? Bali, ano po? 8? Binibilang pa. loading. Po, sir, eh, kasi marami po sila. Ay, hindi niya na matanda, pero natatandaan mo. Sige nga, pagkakasunod-sunod. Simula pangalan. Pangalan po, Gilbert Rimbaw. Tapos pangalawa po, Icy Rimbaw. Pangatlo, Rowena Rimbaw. Apat. Panglima po,
Fernando, Fernando Junior. Ah, okay. Fernando po. Anak niyo sa FPJ? Po. Okay. Pangalan lang po. Pangalan kasi ng asawa ko po yun, tunay. Ah, Fernando. Fernando po. Okay. Panglima? Panglima po, Elvina Rimbaw. Anim? Anim po, Angelo Rimbaw. Pito? Aris Busamante. Walo? Walo po, Roderick Rimbaw. Siyam? Siyam na libo! Aris po. Aris. In fairness, tandang-tanda pa niya. Sino po yung nawala doon sa siyam? Yung Roderick Rimbaw po. Nagtrabaho po sa Ulongga po. Ay, kamukha mo. Nalason po. Nalason? Nalason po. Paano po nalason? Fiberglass. Sa mga, sa barko kasi siya po eh. Construction siya sa barko. Okay. Sa paano siya Ulongga? Nalason ng fiberglass? Oh, yung nasisingot niya po, yung naluto po yung baga niya, kaya namatay po. Oh, sayang, kawawa. Okay. Thank you, Aling Christy. Si Edna, saluhin natin. Ate Edna, syempre, nabiyuda ka rin po. Kailan ito? 2011 pa po. 2011? Ilan ang anak mo? Apat. Apat lang. Ilang beses ka nabiyuda? Isa lang? Oh, okay. Hindi ka na nag-asawa ulit? Hindi na po. Bakit? Focus na ako sa mga anak ko. Yes. Ilan po ang anak ninyo? Apat. Apat. Okay. Graduate na. Oh, ang galing mo naman. Ikaw lang meron pala ako isa. Hindi tinapos. Siya? OJT tsaka isang... Oh, graduate na rin. Pag-graduate OJT na lang eh. Oh, galing. Ikaw na lang napaaral mag-isa noon. Opo. Kasi maaga naman yung asawa mo, 2011, 12 years ago. Lahat po, estudyante pa sila noong time na yun. Ano? Estudyante pa lahat. Sino? Yung mga anak, anak mo? Dalawa college ko noong time na yun, tapos dalawa high school. Medyo mahirap yun, ha? Ano trabaho ni Edna? Sa garments mo, sir. Sa garments. Ah, garments. Okay. Parang naiiyak ka naman. Bakit? Kasi yung hirap ng buhay ko noon. Kasi yung hirap doon ng buhay niya noon, nag-aaral pare-pareho yung anak nung mawala ang mister niya. Ano po? Nagkaroon ako ng problema. Ano po ang problema? Yung anak ko po si Iman, nagkaroon ng brain tumor. Ano nangyari sa kanya? Hindi po inasikaso sa barko. Tapos so, pagdating po rito, bulag na po isang mata. Ha? Hindi inasikaso ng kumpanya? Hindi po. Until now. Pero buhay? Opo. Ilang taon na po? 29. Ang bata pa. Ay, importante po, buhay siya. Opo. Ano po? Pakalakas kayo na eh. At saka, mag-isa ka na lang eh. Nagti-treatment po ba yung anak ninyo? Opo. Kasi sabi nung sa Chinese gen, yung optic nerve niya, nagkaroon ng problema. Naipit nung brain tumor niya. February 21 po siya dumating ngayon. Ngayong taon lang? Tapos February 22, na-admit na agad siya sa ngayong taon lang dumating? Opo. Saan niya nakuha yung pagkabulag? Sa yung optic nerve po niya, naipit ang bukol. May brain tumor kasi siya to. Complication na, Tito Sen. Tinatanong mo, yung sabi mo, hindi tumutulong yung kupa niya. Bakit? Paano niyang nakuha yung ganon? Sa ano pa, onboard pa po siya nagkaroon ng brain tumor sa barko. Dapat sagot ng kumpanya, Tito Sen, malaking diba? Kumpanya, pag ganun. Malaking kumpanya. Malaking kumpanya? Opo. O, sige, alamin niyo. Bigyan niyo sa amin mamaya pangalan ng kumpanya. Opo. Yan. Ha? Thank you, Nay! Salamat po. Maraming salamat. Thank you very much. Sa mga bisita natin ngayon, maraming salamat sa inyo na walang man kayo sa ng mahal sa buhay. Pinili ninyo pa rin lumaban, laban lang. At magpatuloy, alang-alang sa inyong mga anak at mga apo. Laban lang. Uli, maraming salamat sa mga players natin ngayon. Sa thank you po. Esther and Jenica, congratulations. Thank you. Thank you po.